Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang plano ni Davies, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kanina nga lamang po ay dumating na ng Las Vegas, Nevada ang dalawang undefeated knockout artist ng lightweight division na sila Ryan Garcia at Gervonta Tank Davies. Para sa kanilang inaabangang mega showdown na gaganapin ngayong linggo sa T-Mobile Arena. Subalit bagamat nga po inaasahan ng karamihan na makakasaksi tayo ng umaatikabong aksyon sa kanilang magiging bakbakan, ay mukhang hindi po ganito ang plano ni Tank Davies. Ito po ay dahil bagamat kilala si Davies bilang isang agresibong fighter, ay mismo si Davies na po ang nagsabi na wala siyang balak makipagsabayan at makipagpalitan ng suntok kay Garcia. Paliwanag ni Davies na buong training camp niya daw ngayon ay nag-focus siya ng gusto sa kanyang depensa dahil wala daw siyang balak na magpatama sa mga suntok na ibabato sa kanya ni Garcia. Kaya naman dahil dyan ay asahan po natin na hit and run ang gagawin ni Davies sa kanilang laban. Yung tipong kagaya ng ginawa niya sa naging laban niya kay Pitbull Isaac Cruz. Kilala din kasi ng lahat si Pitbull na isang solidong knockout puncher. Kaya naman ang ginawa dito ni Davies ay tinakbuhan niya lang ito at pinagpasingitan ng mga jab upang manalo sa puntusan. Subalit bagamat nanalo si Davies sa laban na yon, ay dismayado ang karamihang fans sa ipinakita niyang performance, kung saan itinuturing ito ng mga fans na pinakapangit na performance ni Davies sa kanyang buong professional boxing career. Habang ang promoter naman ni Garcia na si former 6th Division World Champion Oscar De La Hoya, ay sinabing napapansin niya daw na mukhang hindi umano kumpiyansa si Davies at ang buong kampo nito na sila ang mananaig sa linggo. Ito ay dahil sa dami umano ng kondisyones na ibinibigay ng kampo ni Davies kay Garcia upang matiyak lamang nila na nasa kanila ang lahat ng advantages sa gabi ng kanilang sagupaan. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong talunin ni Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales ang former undefeated champion Muradjon Akmadaliyev, ay tila napakataas po ngayon ang kumpiyansa ng buong kampo nito na matatalo ni Tapales ang mananalo sa laban ni Stephen Fulton at Naoya Inoue sa July 25. Ayon po kasi sa boss ni Tapales na si JC Manangkil ng Sandman Boxing Promotions, ay umaapaw daw talaga ang kumpiyansa ngayon ni Tapales matapos itong masungkit ang dalawang titulo ni Akmadaliyev. Bukod dyan ay kumpiyansa din umano siya na gagawa ng makasaysayang history si Tapales bilang kauna-unahang Pinoy boxer na magiging undisputed world champion. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay wala pa pong kahit isang Pinoy fighter ang nagagawang maging undisputed champion. Kaya naman kung magawa ito ni Tapales, ay napakalaking bagay po talaga nito para sa kanya at maging sa Philippine boxing. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon, ang arus na tinuon. Kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon. Mga Pinoy na ating